Nabubuhay pa si Juan Bautista. Siya ay si Herodes ay medyo nasiya na makinig sa mga pahayag nito, pangangaral at pagsaksi sa pananampalataya. Pero ang problema ay alipin siya ng sarili niyang kasalanan, kaya kahit nasiyahan siyang makinig kay Juan, nandoon naman yung galit niya dahil mismo si Juan ang nagsasabi sa kanya na mali ang iyong pakikiapid sa asawa ng iyong kapatid na si Felipe. At siyempre namatay na si Juan. Eto, mga 30 AD, si Jesus na nangangaral at maraming himalang ginagawa, nababalitaan niya ang kasikatan na ito ng Panginoon. Dahil may mga nagsasabing si Juan Bautista ay muling nabuhay. At kung ano-anong mga haka-haka ng mga tao, kung sino si Jesus. Kaya kung paanong nananabik si Herodes na makita at mapakinggan si Jesus, ganun na lamang ang kanyang pagnanais na makita ito upang makilala ang Panginoon. Pero tulad ng dati, hindi niya ito ginawa sapagkat una, siya isang hari na malupit, marahas, marami siyang ipinapapatay. At ito nga, ipinapatay niya nga si Juan Bautista, isa sa mga masugid na tagapagtaguyod ng mabuting balita. At ngayon ay napipigilan siya ng kanyang nakaraang mga kasalanan kung bakit hindi niya magawa-gawa. Ikalawa, siya'y masyadong siloso sa kanyang kapangyarihan. Ang sino mang magbabanta na umagaw ng kanyang kapangyarihan, magdadaan sa kanyang ibabaw ng kanyang bangkay. Kaya hindi niya hahayaan na kung sinong sumisikat ay hindi niya pahihintulutan ito na magpatuloy. Pupuksay niya at papatayin ang sino mga hadlang sa kanyang daan patungo sa kapangyarihan. Parang sounds familiar ang ganyang mga senaryo sapagkat maging sa ating panahon ay nagaganap ang mga ganyan. Pero ang masama dito kay Juan Bautista o kay Herodes ay talagang hindi niya naginawa, bagamat meron siyang pananabik. Ano kaya kung siya ay nakipagkita kay Jesus at napakinggan niya? Sapagkat siya, nakikinig siya kay Juan Bautista dati, ngayon, ano kaya kung mapakinggan niya si Jesus at makainkwentro niya? Ano kaya ang idudulot nito? Di ba ito'y magiging daan upang siya ay magbago, marinyo, sapagkat si Jesus kung magpahayag ay talagang sagad sa buto, tatamaan at tatamaan ka ng kanyang mga pahayag. Pero hindi nga nangyari yun dahil siya'y alipin ng maraming bagay sa kanyang buhay na hindi niya pwedeng ipagpalit sa anumang bagay tulad ng pagkinig kay Jesus at pagbabago alang-alang sa pananampalataya. Kaya yan. Kakaiba si Herodes, siyempre kay San Lorenzo Ruiz na ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan. Meron siyang mga kasamang mga walo na paring Dominicano doon sa Japan nang siya'y maging isang martir. Hindi katulad ni Herodes, si San Lorenzo ay hindi natakot sa mga taga-usig niya. Hinarap niya ng buong tatag ang pananampalataya at sinabi pa niyang, may 1,000 buhay man ako, ibibigay ko pa sa Diyos. Kaya siya'y pumanaw na isang martir. Tulad ni Juan Bautista, ng mga apostol, at yun nga sa ating panahon, sa nakaraang panahon, ang Diyos ay umihirang ng mga tao upang panindigan ang pananampalataya, sapagkat ang bawat patak ng dugo ng martir, ng isang Kristiyano, ang siyang naghuhugas sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya kung ipinapatay ni Herodes si Juan Bautista, mismo ang dugo ni Juan Bautista ang naghuhugas sa kasalanan.
ni Herodes. At siyempre pa, once and for all, dugo ng Jesucristo at dugo ng mga martir. Yan ang isang malaking himala at sikreto kung bakit ang simbahan ay kailanman na hindi matitinag habang ang Diyos ay tumatawag ng mga taong magpapadanak ng dugo upang ialay ang buhay sa pananampalataya, patuloy na dadami, magpapatuloy ang lakas ng pananampalataya ng mga tao. At hindi ito kayang igupo kahit nga ng pag-uusig tulad ng hinarap ni San Lorenzo, kahit anong hirap na kanyang dinanas, siya ay pinahirapan, ibiniti ng patiwarik at lahat na ginawa sa kanyang pagpapahirap, pero hindi siya bumigay. Hindi naman tayo lahat tinatawag maging martir. Tinatawag lang tayong magpakabanal. At ang pagpakabanal ay siyempre ang pagyakap sa pananampalataya at tinanggap natin sa binyag. Yun lamang ang pinaka-requirement ng Panginoon. Hindi mo kailangang padanakin ang iyong dugo, kundi padaluyin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay upang ito ang ating maibahagi kahit sa maliliit na paraan habang tayo'y nabubuhay. At para sa Diyos, ito'y sapat. Kung ang Diyos ay sapat na para sa atin, tayo ay dapat maging sapat na rin o maging tapat na rin tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang kapistahan ito ay ipagbunyi natin dahil sa mga taong nauna sa atin, na ngayon ay sinusundan natin ang mga yapak, dahil kung darating man sa ating buhay sa hinaharap, haharapin tayo sa matitinding krus at alalahanin sa buhay, meron tayong mapagtutularan at mahihingan ng tulong ang mga martir at mga santong banal na ngayon ay siyang haligi at pundasyon ng ating simbahan.